What's up guys? Welcome back to Modi Homeboy TV. So kung ikaw ay nag-aaral or kung gusto mong matuto kung paano gumawa ng incubator, ikaw ay nasa tamang channel. Mag-subscribe ka lang sa aking channel, click mo lang yung subscribe button at patin na rin yung notification bell para ikaw ay laging updated sa ating mga videos na i-upload. So yun no, ako nga pala si Moderador Rivera Jr. or Modi na lang po. So yun, channel na to, nagtuturo ako paano gumawa ng incubator. So, sa araw na to, isi-share ko naman sa inyo kung paano yung diskarte ko sa paglalagay ng viewing window. So, ito. So, ito yung incubator natin. Ito ay order. So, papaship natin to sa, ano pa po, Sambuanga del Sur. So, salamat po sa nag-order. So, ayun po, no. Bali, ito yung incubator natin. Halos tapos na siya, no. Yan, narito yung 108 capacity. So, kulang na lang is dito, yung ating window. So, para saan ba yung purpose niyan, mga kapatid? Ang purpose niyan is, may dalawang purpose yan sa paniniwala ko, no? Unang-una, para masilip mo yung mga itlog sa loob, no? Minsan kasi may nabubugok, tapos makita mo rin kung may nagmamalfunction sa mga fan, sa mga ilaw, okay? Tapos, lalo na pag hatching na, nakakatuwa pag nag-i-start na sila mapisa. Makikita mo dyan yung mga sisiw, yan, no? So, hindi pwedeng walang, ayan, tawag nito, yung harang. Kasi lalabas yung, ano, lalagyan natin siya ng, ano ba yung nilalagyan natin dito? Ang nilalagay ko po is acrylic glass, or fiberglass na lang po, acrylic sheets. So, yung iba nilalagay nila is, yung pong babasagin. So, yung iba yun, no, ganun ginagawa nila. Pero para sa akin, ano kasi yun eh. Minsan, delikado siya kasi babasagin nga. Baka may bata sa inyo, pukpukin yung incubator, mabasag, masugat pa. Kaya hindi ko siya nire-recommend. Okay? So, ang recommended ko na ilagay is itong ating acrylic sheets. Ayun, no? Kenmos acrylic sheets. So, paano natin siya ilalagay? Ano, discarte natin? So, una, susungatin natin kung ano yung size ng ating window. So, pagkaka alam ko ito ay ayan o, nasa 14 centimeter. By 56 centimeter. So ang diskarte ko dyan is ginagawa ko, magkakat ako dahil nga 14 by 56 yun. Ang kakat ko is, ano, dito. Magpapasobra ko ng 2 centimeter. Bali, gagawin ko itong 18, no? Magkakat ako ng 18 centimeter dyan. Tapos, dito naman is, sorry, sakto na itong, ano, 60. Bali, 56 no, may sobra tayong tigdalawang sentimetro kada side. Overlap, kung tawagin. So, ang question is, paano ba natin ito ikakat? Pwede ba itong sa jigsaw? Dati ginagamit ko is jigsaw ang pinangkakat ko. Pero, ano, hindi siya talagang para dito, no? Ang the best way na pangkat dyan is ito. Tuturuan ko kayo paano gumamit ito. Ito yung acrylic sheet cutter, no? Madali lang to basta alam mo yung technique. Okay po? So, start na tayo. So, papakita ko rin sa inyo kung saan ito mabibili. Yung ilalagay ko lang sa link. Ilalagay ko lang yung link sa ano, sa description. Yung description nga pala nandiyan sa kung naka-cellphone kayo, pindutin niyo lang yung arrow up sa ilalim ng ano, ilalim ng video. Yun yung tinatawag na or see more ng mga ano, yung description ng video description. Pag naka-PC naman kayo nakalagay lang is see more. Okay? So i-cut muna natin itong acrylic sheet natin. G, G. So, yun. Kailangan lang natin ng 18 centimeter. 18 centimeter, okay? Tapos dito, 18. Din. Tapos, kailangan mo ng straight na bagay na siyang magiging ano, guidelines ito yung ginagamit ko. Kaya angular, ilagay mo lang siya dyan. Yung maging guide mo, no?
Tapos din mo siyang ipitin ng clamp. Diskarte niya kung paano mo siya maipit. Ayan, oh. Naipit na, no? Pag naipit na, ayan, hawakan mo lang ito dito. Tapos ito, ano mo lang, para lang siyang blade na, ano, paulit-ulit lang. Panoorin niyo kung paano ko ginagawa. Ayan. Siguro, kahit mga 10 ganito lang, okay na yan. Una, straight nyo muna yung ano, cutter. Straight lang. Ayan. Mararamdaman nyo, may sumusugat siya. Okay? Tapos, paano naman? Bali naman pa kanan. Lagyan nyo ng angle. Ayan o. Nararamdaman mo kapag wala na siyang kinakagat, yun na. Siguro mga 10 ganun lang, okay na yon. Then next is yung breaking. Hindi mo naman kasi kailangan ikat yung buong kapal ng live, ano eh, ng acrylic. Nga pala, ang gamit ko na thickness is, ano po, 3mm yung thickness nito, ano. Huwag kayong gagamit ng 2mm. Yung 5mm naman, sobra na ano, masyado ng makapal, mahal. Okay, yung 3mm okay na. So paano yung breaking natin? Yung technique sa pagbe-break, ito. Yung sa edge ng lamesa, no? I-sobra nyo lang konti yung kinat nyo. Ayan, ito yung kinat natin. Nandito, no? Yeah. Ang gagawin natin dyan is, dadaganan lang natin to, tapos bibiglain lang natin. Yun. Kita mo? Ayun, no? Naputol na natin. Ganun lang kadali. Hindi mo na kailangan ilagariin. No? O, see? Cut na natin yung ating acrylic. Tapos, gagawin natin is, tingnan mo. Sobra yan dyan, no? Overlap. Gagawin natin is, bubutasin muna natin to. Ituturnilyo lang natin siya. Ganun lang siya kasimple. 8 turnilyo lang ang gagamitin natin. Ngayon, no? Babalatan muna natin to. Tatanggalin natin to. Isang side na to. Okay? So, ito na yung acrylic glass natin, no? Acrylic sheet, no? So, mapapansin nyo, tinanggal ko yung ano, yung balat niya sa isang side dito sa likod. Yung sa harap di ko na tinanggal. Yung sa gilid lang yung tinanggal ko para makita natin yung mga mamamarkahan natin yung paglalagyan ng tornilyo. So ayan, mapapansin nyo, ayan, overlap po, no? May overlap siya. Okay? Mamamarka na natin yan. So yan, may marka na yung mga bubutasin natin. Bubutasin natin yan ng number, siguro 4, interbit natin, 4mm lang, pwede na yan. So, the reason kung bakit hindi ko natin tinanggal ito, itong balat na to, is para maiwasan yung magasgas yan, no? Ayan, no? Di ba? Technique, hindi siya magagasgas. Na. So, ito yung mga tornilyo na gagamitin natin. Sakto-sakto lang yan. Bali, tornilyo lang natin. Tapos lang, diba? Na kailangan yung pag-tornilyo. Tornilyo lang. Okay na.
guys, natapos na natin ilagay yung ating viewing window, no? Acrylic sheet ba yan, no? Diba? Makatibay ng pagkakalagay. Ay, 8 mm lang. Ayan. From here, kita na natin. Tapos ba? Ayan, babasagin. Hindi ka masipagal. Pag-inaw. So, yun guys, no? Ito yung incubator natin. Ayan, no? Galing, di ba? Nalagay na natin yung ating viewing window. Ayan. Acrylic po yan, no? 3mm. So, ayan. Ito yung kabuuan ng ating incubator. Simple lang po siya. No? So, yun, sana may natutunan po kayo sa video na to. Kung meron kayo natutunan, the best way to thank me is to like and subscribe to my channel. Maraming salamat po. Shoutout nga po pala kay Sir Arnold Napigkit ng Zamboanga del Sur na siyang may-ari ng incubator na to. Maraming salamat po, sir. Alright.